Tanging si Selva lamang ang inis sa kanya dahil ang alam ng lahat babaera siya. At sa halip na hindi lamang pansin, mas tila ininis pa ni Sir Alex si Selva. Kaya tuloy kumukulo ang dugo ng kaibigan ko sa kanya. Hindi lang kasi playboy ang lalaking iyon, kundi bastos pa. Inis ang boses sa sagot sa akin ni Selva. Hayaan mo na lamang siya. Sige na, lapitan mo na lamang ibang customers na bagong dating. At ako na lang ang bahala mag-asikaso kay Sir Alex. Pagtataboy ko sa kanya. Nanghina ako na hindi naman tumutol si Selva. Pagkatapos itong tapunan ng masamang tingin sa Sir Alex, umalis na kagad siya. Lumapit sa ibang customers na kapapasok pa lamang. Oh, ano nangyari sa kaibigan mo at biglang umalis? Nagtatakang tanong ni Sir Alex sa akin na makita nitong naglakad pareho si Selva. Bad trip na naman sa'yo, kaya ako nalang mag-aasikaso sa'yo, Sir Alex. Matamis ang pagkakangiting sagot ko sa kanya. Kung hindi lamang siya playboy, itutukso ko sana siya kay Selva. Dahil para sa akin ay bagay na bagay silang dalawa. Di naman alangan sa kanya kahit na waitress ng kaibigan ko. Dahil lang totoo, mayaman din si Selva. Kaya lang siya nagtatrabaho sa night bar dahil lumayas siya sa bahay nila. Gusto kasi siyang ipakasal ng kanyang daddy sa isang lalaking. Hindi niya gusto kaya siya naglayas. Kaklase at kaibigan ko si Selva. Kaya naman nakiusap siya sa akin ay pasok ko siya rito para magkaroon siya ng income dahil nga naglayas siya sa bahay nila. Di ako nagdalawang isip ay pasok siya. Marangal naman ang trabaho ko dito kaya ako siya ipinasok. Ang matamis kong ngiti biglang nabura sa aking mga labi na makita at makilala kong lalaking kaharap ni Sir Alex. Siya ay walang iba kundi ang fake kong asawa na si Mr. Stern Poker Face. Madilim ang mukha nitong nakatingin sa akin. Sa halip kausapin, hindi ko siya pinansin. Di ko pa nalilimutan ang mga sinabi niya. Habang nasa loob kami ng kotse at pauwi sa bahay, wala kami sa harap ng lolo niya at mga kasama niya sa bahay. Kaya hindi ko kailangan ipaalam sa iba na asawa ko siya. Hindi ko rin kailangan kausapin siya ngayon. Sungi talaga ng kaibigan mong yon, Gianni. Bakit di mo siya hawaan ng pagiging masayahin mo? Naiiling na kausap sa akin ni Sir Alex. Kapag ba maging girlfriend kita, hindi niya na ako susungitan? Hindi lang sampal ang matitikman mo sa kanya. Natitiyak ko babasagin niyang mukha mo sa hawak mong baso. Nakangising sagot ko sa kanya. Sanay na ako sa pakikipag-flirt sa akin ni Sir Alex. Nararamdaman ko naman kasi biro lang ang ginagawa niyang pakikipag-flirt sa akin kaya sinasakyan ko na lamang. I think it's not appropriate na hawakan mong kamay niya sa harap ko, Alex. Biglang wika ni Zion matapos tumikim ng malakas. Mabilis binitawan ni Sir Alex ang kamay ko at nagtatakang tinapunan tingin si Zion. Madilim ang itsura ng mukha. At bakit naman hindi, Zion? Asawa mo ba si Gianni? Bagamat nagtataka sa kinikilos ng kaharap, nagawang biruin ni Sir Alex si Zion. Yes, I am her husband. Mabilis sa sagot ni Zion na kinalaki ng aking mata. Di ako makapaniwalang sasabihin niya yon sa harapan ng ibang tao, lalo pat di kaharap ang kanyang lolo pati na rin ang mga kasama namin sa bahay. Halos malaglag naman sa kinaupuan niya si Sir Alex nang marinig ang sagot ni Zion. Ilang segundo tong di nakapagsalita at nakatingin lamang sa kaharap na parabang sinusuri kung nagsasabi ba ito ng totoo o hindi. Ngunit nang mahinuhan itong hindi nagbibiro si Zion, natawa na lang to ng malakas. Kung ganon, si Gianni pala ang babaeng kinidnap mo para pakasalan ka? Nakangising biro ni Alex kay Zion. Wala ang bakas ng pagagulat sa mukha sa halip tila na amazed to sa kanyang natuklasan. Ikinagagal akong malaman na ikaw pala naging asawa ng matalik kong kaibigan, Gianni. At magmula ngayon huwag mo na akong tawaging sir, kundi Alex na lamang. Nakangiting kausap naman sa akin ni Alex. Isang ngiwi lang ang sinagot ko sa kanya na muling ikinatawa nito ng malakas. Hindi ko siya kinidnap. Kusa siyang sumama sa akin. Nakasimangot na sagot ni Zion. Hindi nga niya ako kinidnap pero hindi naman niya ako binigyan ng chance tumanggi. Singit ko sa pag-uusap ng mga kaibigan. Natawa lamang si Alex samantalang tinapunan naman ako ni Zion na masamang tingin. Bakit di mo sinasabi? Dito ka pala nagtatrabaho. Mariin ang boses sa tanong ni Zion sa akin. Bakit ko naman sabihin sa'yo ang bagay na to? Wala naman nakasulat sa kontrata natin na kailan ko sabihin sa'yo kung saan ako nagtatrabaho. Mabilis kong sagot sa kanya pagkatapos ay biglang natakpan kong aking bibig dahil nadulas ako sa harapan ng ibang tao at nabanggit na contract marriage lang ang namamagitan sa aming dalawa. Ngunit na makita ko sa reaction ni Alex sa tila alam niya ang score sa pagitan namin ni Zion, nagkibit-balikat na lang ako at pinagpatuloy ang pagsasalita.
At saka hindi ba pinayagan mo ako na magtrabaho pa rin kahit kasal na tayo? Yes, tama ka. But I would like to remind you to be careful of your actions. Baka may mga taong nanditong nakakakilala na mag-asawa tayo at makarating kay Lolo ang mga ginagawa mo. You can flirt to any man that you want pero siguraduhin mo na walang nakakakilalang asawa mo ko. Matalas ang nilang sabi niya. Nadagdagan ang inis ko sa kanya dahil sa nakakainsultong nararamdaman ko. Kaya't sa halip sabihin ko sa kanyang huwag siya mag-alala dahil mag-iingat ako iba ang lumabas sa bibig ko. Bakit ka ba nag-aalala? Gayong ilang tao lang naman nakakaalam na mag-asawa tayo. Kaya huwag ka mag-alala kahit makipag-flirt man ako sa kahit sinong lalaki, hindi yun makakarating kay Lolo. Sagot ko sa kanya at pilit itinatago ang pagkainis na nararamdaman ko. At para naman makaganti ako sa ginawa niyang pang-insulto sa akin, naranadyang nganitian ko ng matamis sa isang lalaking foreigner na kakapasok pa lamang sa bar. Lihim ako napangiti na makita ko ang pagdidilim ng mukha ni Zion habang nakakuyom ang kamao. Sabi niya, I can flirt to any man that I like, kaya naman ipapakita ko sa kanya kung paano makipag-flirt sa isang lalaki. Giannis POV. Nakakapagod ang gabing to, pero okay lang dahil medyo malaki-laki rin naman ang tip na naipon ko mula sa mga galanting customers. Uuwi ka na ba, Gianni? Tanong sa akin ni Silva. Katulad ko ay naayos din niya ang kanyang mga gamit dahil magta-time out na siya. Pasado alas 9 na ng gabi kaya tumating ng aming mga karelyebo sa trabaho. Oo, uuwi na ako, sabay na tayong lumabas. Sabi ko sa kanya. Bakit? Natatakot ka bang harangin ulit ni Santi? Hinaharas ka ba niya ulit? May pag-aalala ang boses sa tanong sa akin ni Silva. Kanina kasi pagkaalis ni Alex at Zion sa bar, biglang dumating si Santi kasama ng mga kaibigan niya. Kahit ayoko siyang i-entertain, napilitan pa rin ako dahil nag-request siya sa manager namin na ako lang ang waitress na magsaserve sa mesa nila. At dahil isa rin sa mga VIP ng bar si Santi kaya walang nagawa ang manager namin, kundi utusan ako na estimahin ang grupo ni Santi. Habang nagsaserve ako ng alak sa kanila, ilang beses akong hinaras ni Santi. Ilang beses niya akong hinipuan sa binti at tinapik ang aking balakang. Gustong gusto ko nang sapakin ang kanyang nakangising mukha at igod-god sa plato ang mahaba niyang nguso, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Nakakatakot din kasi siya. Troublemaker siya at sa katunayan, ilang beses siyang napaaway dito sa bar. Binabayaran lahat na damage sa kanilang gulo kaya hindi magawang iban ng aming manager ang taong ito sa bar na pinagtatrabahuhan ko. Ilang beses niya akong hinipuan, tinapik ang balakang kanina. Hindi lang ako nag-react dahil ayoko ng gulo pero kapag inulit pa niyang ginawa niya, babasagin ko ang bote ng beer sa ulo niya. Sagot ko kay Silva habang nakakuyom ang aking mga kamao. Nilapitan ako ni Silva at niyakap. Kapag inulit pa niyang ginagawa niya, sabihin mo lang sa akin dahil tatawag tayo ng polis. Ipapadakip natin ang manyake sa lalaking yon. Tumango ako sa kanya. Gagawin ko talaga yon. Tara na't mag-time out na tayo. Magkasabay kami lumabas ni Silva sa staff room. Pagkalabas sa tuwa ako nung makita kong wala sa paligid ang grupo ni Santi. Di ko na kasi sila nakikita sa paligid. Iaatid na kita sa bahay ninyo, Gianni. Masyadong gabi na at delikado para maghintay na masasakin mag-isa. Alok sa akin ni Silva. Meron siyang kotse dahil binigyan siya ng kanyang pinsan. Nag-aalala kasi sa kanya ang pinsan niya kapag umuwi siya ng gabi. Kaya binilhan siya ng bagong kotse. Wag na! Mabilis kong tanggi sa alok niya. Hindi pa niya alam na sa ibang bahay na ako nakatira ngayon dahil di ko pa nasasabi sa kanya ang tungkol sa contract marriage namin ni Zion. May dadaanan pa kasi ako mamaya bago ko umuwi ng bahay. Tsaka sanay naman ako mag-isang umuwi sa bahay ng gabi. Sure ka okay ka lang umuwi na mag-isa? Parinigurado ni Silva pero tila ayaw pa rin akong iwan. I am very sure. Kaya mauna ka nang umuwi para makapagpahinga ka na. Pagtataboy ko sa kanya. Sige, mauna na ako umuwi sa'yo. Paalam niya sa akin bago siya pumasok sa kanyang kotse at minaniobra paalis ang parkingan ng bar ang kanyang kotse. Nang makaalis sa Silva at mawala sa aking paningin, tsaka na lang ako humakbang para maglakad papunta sa sakay ng jeep. Pasado alas 9 na ng gabi kaya tiyak walang tao sa lugar kung saan ako nag-aabang ng masasakyan taxi or FX na mag-aatid sa akin papunta sa bahay ni Zion. And speaking of Zion, tiyak masasermonan niya ako mamaya dahil late na akong uuwi ngayon sa bahay. Nakalimutan ko kasing sabihin sa kanya kanina na gabi na ako makakauwi. Habang naglalakad, naramdaman kong tila may mga taong sumusunod sa likuran ko. Nang lumingon ko ay nakita ko naglalakad palapit sa akin si Santi kasama ng mga kaibigan niya.
Ilang di pa ang layo nila sa akin pero amoy na amoy ko na ang amoy alak nilang hininga na umaalingasaw. Bigla ako nakaramdam ng kaba. Napalingon ako sa aking paligid para alamin kung may mahihingan ba ako ng tulong sakaling gawin ako ng hindi maganda ng grupo ni Santi. Ngunit sa aking pagkadismaya, walang ibang tao na malapit sa akin ng mga oras na ito. Gusto ko tuloy pagsisihan kung bakit tinanggihan ko pa kanina ang alok ni Silva na ihatid ako. Sana pala pumayag ako at tagpababa na lang sana ako sa lugar na malapit sa bahay ni Zion. Hindi sana ako nalalagay sa nakahahabang sitwasyon ko ngayon. Agad gumana ang aking isip. Kailangan kong gumawa ng paraan para makalayo sa kanila. Hindi ko nahihintayin lapitan nila ako para gawa ng masama. Ngunit akmang tatakbo na ako nung bigla na lang may malakas na kamay ang gumawak sa aking mga balikat at iniharap ako sa kanya. Nabigla ako na makita ko kung sinong humawak sa akin. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Tanong sa akin ang taong humawak sa akin na walang iba kundi sa Zion. Pakiramdam ko na nakita ko ng anghel sa kanyang katauhan. Anghel na handa ako iligtas sa nagbabantang panganib sa buhay ko. Kung ayaw mong lapitan ka ng mga lalaking nasa likuran mo, makisakay ka na lang sa akin. Seryosong mukhang sabi niya sa akin sa mahinang boses. Nanatiling nakatingin lang kasi ako sa kanya at hindi tumitinag. Hindi ko kasi inaasahan ang biglaang pagdating niya para iligtas ako kaya hindi agad ako nakapag-react. Pero nang bumalik na sa tamang pag-iisip ang aking utak, agad akong sumakay sa kanyang drama. Mabilis akong yumakap sa kanya na mahigpit. Naramdaman ko ang biglaang paninigas ng katawan ni Zion dahil sa hindi inaasahang pagyakap ko sa kanya. Masyado lang kasi ako natuwa sa pagdating niya kaya niyakap ko siya. Walang halong mali siya ang pagkakayakap ko sa kanya, kundi isa tong lihim na pasasalamat ko sa kanya. Akala ko umalis ka na kanina pa. Nandito ka pa pala, hinihintay mo ba ako? Malambing ang boses sa tanong ko sa kanya. Nakita ko sa sulok ng aking mga mata na biglang napahinto ang grupo ni Nasanti habang nakatingin sa amin. Siyempre hindi pa ako aalis dahil nandito ka pa. Nag-aalala ako dahil mag-isa ka lang na uuwi at medyo malalim na rin ang gabi kaya hinintay na lamang kita. Sagot ni Zion matapos mabilis kumalas mula sa pagkakayakap ko sa mukha. Mukhang hindi siya komportable sa ginawa kong pagyakap sa kanya. Di muna ako sumagot sa halip, muli kong sinulyapan ng palihim si Santi. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata, dahan-dahan silang umatras pagkatapos naglakad pabalik sa loob ng bar. Saka pa ako nakahinga na makita kong tuluyan na sila nakapasok sa loob ng bar. Pagangat ko ng tingin sa mukha ni Zion para magpasalamat. Nakita ko madilim ang kanyang mukha. Mahigpit na hinawakan niya isa kong braso at hinila papunta sa nakaparanda niyang sasakyan. Lihim ako na pahugot ng malalim mabuntong huninga. Mukha nangangamoy awin na naman to ngayon, kaya kailangan ko na ihanda ang aking sarili sa mga salitang sasabihin niya sa akin. Ang inaasahan kong sermon na gagawin sa akin, hindi nangyari, o baka hindi pa mangyayari. Tahimik lang kasi siya habang nagmamaneho pa uwi sa bahay. Di ko tuloy maiwasan makaramdam ng pagkailang. Nang hindi na ako makatiis, ako na ang bumasag sa nakabibinging katahimikan na namamagitan sa pagitan naming dalawa. Sabihin mo na ngayon kung anong gusto mong sabihin, Zion. Alam ko marami kang gustong sabihin sa akin dahil sa nangyari. Pag-uumpis ako sa usapan. Sa halip sundin ang sinabi ko, tinignan lang niya ako na ilang segundo. Pagkatapos ay muling binalik sa pagmamaneho ang kanyang konsentrasyon. Hindi ko alam kung anong iniisip niya dahil lamang lang akong nababasa ang ekspresyon o anumang damdamin sa kanyang mukha. Blanco lang ang ekspresyon niya na kadalasang nakikita ko sa kanya. Dahil hindi naman niya ako sinagot kaya hindi rin ulit ako nagsalita pa at tanahimik na lamang ako sa kinaupuan ko. Ngunit pagdating namin sa tapat ng gate ay bahay niya na, hindi niya na ako pinalabas sa pamamagitan ng paglock ng pintuan. Tinapunan ko siya na masamang tingin. Ayaw niya akong kausapin pero ayaw niya akong palabasin. Ano bang gusto niyang mangyari? Matagal na ba kayo magkakilala ni Alex? Iba ang tinanong niya sa inaasahan kong sasabihin niya. As far as I remember, nagkakilala kami habang nagtatrabaho ko sa bar. Ngunit hindi ko na maalala kung ilang buwan o taon na ba kami magkakilala. Sagot ko sa kanya. Kahit pa naguguluhan ako sa kanyang tanong. Bakit mo nga pala naitanong yan? Ang naiisip ko ay sasermonan mo ko dahil muntik na ako mapahama kanina kung di ka dumating. Why you did not tell him that you are my wife? Seryoso mukhang tanong niya sa akin. Ba't ko naman sasabihin yon, Mr. Harrington? Hindi ko nakakalimutan ang sinabi mo sa akin na hindi ko kailangan sabihin kahit kanino na asawa mo ko, lalo na kung wala tayo sa harapan ng lolo mo at mga kasama natin sa bahay.
Fake lang naman ang pagiging mag-asawa natin, kaya hindi na mahalagang malaman na iba na mag-asawa tayo. Sagot ko sa kanya. Medyo masama pa ang loob ko sa kanya nang maalala kong muli ang sinabi niyang yon. Di naman ako nagalit dahil ayaw niyang ipaalam ko sa iba na mag-asawa kami. Masama lang talaga ang dating sa akin ng pagkakasabi niya ng mga salitang iyon, kaya minasama ko. May pasok ka ba tomorrow sa bar? Sasamahan kitang bumili ng kotse mo para hindi mo na kailangan pa mag-commute pa uwi sa bahay ko. Sabi niya sa akin na tila hindi pinansin ang mga sinabi ko. Lihim na lang akong napailing. Hindi ko na rin binanggit pa ang bagay niyan dahil baka isipin pa niya masyado kong sineseryoso ang pagiging asawa niya. Hindi ko kailangan ng kotse, Zion. Marunong ako mag-commute. At saka hindi ako marunong mag-drive ng kotse. Baka maibangga ko lamang ang kotse mo. Wala akong pambayad sa iyo. Mabilis kong tanggi sa kanya. Kailan mo ng kotse, Gianni? Sa tingin ko, mauulit pang ginawang pagsunod sa iyo ng mga lalaking iyon. Nalalam yata nilang mag-isa ka lang na nag-commute pa uwi sa bahay. Ayoko mapahamak ka at responsibilidad kita habang nakatira ka sa bahay ko. May diin ang tono na sabi niya sa akin. Tila ayaw niya akong bigyan ng pagkakataon na tumanggi. Pero hindi nga ako marunong magmaneho. Giit ko sa kanya. Pero ang totoo, marunong ako magmaneho ng kotse dahil tinuruan ako ni Silva. Lisensya na lang ang kulang sa akin. I will teach you how to ride, so don't worry about it. At kapag marunong ka na mag-drive, pasasamahan kita kay Mang Estong sa pagkuha ng lisensya mo. Final ang boses sa sagot niya sa akin bago pa binuksan ang pagkakalak ng pintuan at nauna nang lumabas sa kotse. Nakaramdam ako ng ines sa pagiging dominante ni Zion. Para siyang boss ko kung magsalita. Sa bagay, boss ko na rin siya dahil hindi naman libre ang ginagawa kong pagpapanggap bilang kanyang asawa. Bago ako lumabas ng kotse niya, huminga muna ako ng malalim. Di ko na siya nakita paglabas ko sa kanyang kotse. Ang bilis niyang maglakad, para siyang walang kasama. Bakit ngayon ka lang? Hindi itong oras ng uwi ng babaeng may asawa. Sita saan na akin ng tiyahin ni Zion pagkapasok ko sa pintuan. Mukhang hindi niya yata alam kasama ko umuwi si Zion, ngunit taon na lang sa akin na pumasok ng bahay. May trabaho ako, Tita Alona, at galing ako sa trabaho ngayon. Sagot ko sa kanya sa maayos na tono. As much as possible, ayoko makipagsagutan sa kanya. Palagi kapag magkakasalubong kami. Bakit? Hindi pa ba sapat ang kayamanan ni Zion para kailanganin mo pang magtrabaho? Maanghang na tanong niya sa akin. Makikipagtalo sa kanya, hindi ko napigilan. Ang sariling sagutin siya. Pasensya ka na, Tita Alona. Kaya ako nagtatrabaho dahil hindi ako sanay na umasa sa kayamanan ng ibang tao kagaya ng iba dyan. May laman ang mga salitang sagot ko sa kanya. Ako ba ang tinutukoy mo na sanay umasa sa kayamanan ng iba? Madalim ang mukhang tanong niya sa akin. Akmang aakit ako sa hagdan. Pagod na nga ako sa trabaho. Muntik pa ako magawa ng masama ng grupo ni Santi. Nakipagdebate pa ako kay Zion sa kotse tapos hanggang dito sa loob ng bahay, ayaw akong tigilan ng malas. Wala akong tinutukoy at binanggit na pangalan dahil in general ang sinabi ko. Ngayon, kung natamaan ka sa sinabi ko at nasaktan, hindi ko na problema pa yon. At kung mamarapatin mo, aakit na ako sa kwarto namin dahil pagod na ako at gusto ko na na magpahinga. Bago pa siya makapagsalita, tinalikuran ko na siya. Itinuloy ang balak kong pag-akyat sa hagdan. Ngunit hindi magpapatalo sa akin si Tita Alona, kaya't nagpahabol pa siya na hindi magandang salita. Ang kapal na mukha mo, Gianni. Tandaan mo, balang araw mapapatalsik ka namin sa bahay na to. Galit at mariin ang boses na wika pa niya sa akin. Huwag ka mag-alala, dahil kahit po wala kang gawin, kusang aalis din ako sa bahay na ito. Sa ngayon, pagtsagaan niyo na muna ang aking presence. Sagot ko sa kanya matapos ko huminto sa paglalakad at saglit siyang nilingon. Hindi na muling nagsalita si Tita Alona, ngunit ramdam ko ang matalas niyang titig sa aking likuran. Maghintay lamang sila dahil pagkatapos ng 6 months, kusang aalis din ako sa bahay na to. Dahil pagkatapos ng 6 months, tapos na rin ang kontrata namin ni Zion.